sitayo po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Ngayon ay mag-ipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Ruth. Na ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng dagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nilahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa't dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelek at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman si Mahalon at Kwelyon. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi
na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilingin iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimula ng anihin ang sibada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko'y yung purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Aleluya.
inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Seduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay, ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. No? Kasing init ng panahon natin ngayon, mga kapatid, nasa huling Biyernes na po tayo ng buwan ng Agosto. Next Friday, eksakto, September 1 na, next Friday. Alam nyo, mga kapatid, kahapon sa ating feeding program, yung ating iThursday, 360 plus ang ating pinakain kahapon. O yung kalilimutan, ang ating misa pag alas 3 ng hapon ay tinatawag na misa ng dakilang awa. At lahat ng koleksyon sa alas 3 ay nakalaan para sa mga programa ng social service ng ating simbahan. Yung ating feeding program every Thursday morning, iThursday, kahapon 360 plus sila. Tinanong ko, sabi ko, matatapos ng Agosto, magse-September na. Sabi ko, kakanta na si, may sumigaw, Jackie Chan, si Mario Joseph. Alam nyo, minsan, siguro pagdating ng araw, makapag-serve kayo doon. Kasi ngayon, mga ministries muna. Pagtapos ng ministries, mga ihos. Tapos, may mga volunteers din na nakakapag-serve. Malay nyo, isang araw, makasama rin namin kayo. Ang saya. Napakasaya. Napakabilis ng panahon. Habang bumabagal ulit ang trapiko, kita nyo yan, naranasan nyo yan, habang bumabagal ulit ang trapiko, bumibilis na naman ang araw ng tao. Hindi mo namamalayan, patapos na ang linggo, patapos na ang buwan na ito, at patapos na po ang taong ito. Sana pati mga bayarin mo, pati mga problemang iniisip, pati ang sakit na matagal ng pahirap sa'yo, pati ang mga masamang ginagawa sa'yo, at ang mga pinapasang paghihirap mo, sana pati ang mga yan, patapos na rin. Amen? Idasal natin yan. Pero mga kapatid, huwag niyong kalilimutan, kung may isang bagay sa buhay ng isang tao ang hindi-hindi matatapos, yan ay walang iba kundi ang pagmamahal ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa Kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Pwede po ba, mga kapatid, lahat tayo, pati yung mga nasa labas, pati naka-online, taas ang kanang kamay, lahat tayo, taas, nahahalata yung mga edad nung hindi na makapagtaas, taas. At ilagay niyo po sa dibdib
sabihin nyo ng malakas, mahal pa rin ako ng Diyos. Mga kapatid, sa misang ito, damahin mo ulit yon. Sabihin mo ng tahimik ulit yan, na sa kabila ng maraming tinitiis sa buhay, sa kabila ng isang sakit na matagal mo nang inihingi ng kagalingan, sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdadaanan, tahimik mong sabihin sa sarili mo, hindi, hindi ako magpapatalo. Mas mahal pa rin ako ng Diyos. At paano magmahal ang Diyos? Paano tapat magmahal ang Diyos? Sa pamamagitan ng mga taong tapat sa kabutihan nila sa atin. Sa pamamagitan ng mga kaibigan mong ito, ng mga kasama mo sa buhay na ito, may pera ka man o wala, may sakit ka man o wala, ikaw man ay napapakinabangan o hindi, ikaw man ay may maibibigay, may maiaambag o wala, nandyan sila, yan ang tapat na pagmamahal ng Diyos. Ang ganda ng kwento ng unang pagbasa natin. Kung nakinig kayo mabuti, napakasarap marinig ng kwentong ito. Ang kwento ni Ruth at ni Naomi. Ang ganda ng kwentong ito. Ito pong si Naomi ay may dalawang anak na lalaki. Nag-asawa, isa dyan si Ruth. Parehong namatay ang kanyang anak, naiwan ang dalawang daughter-in-law ni Naomi. Nung umalis na yung isa, umalis na ang bilas ni Ruth, anong sabi ni Naomi? Sige na, iwan mo na ako. Umalis ka na rin. Sabi ni Ruth, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Kung nasaan ka, nandun ako. Ang sarap makarinig nun, ano? May tao na bang nagparanas sa'yo niyan? O ikaw yung madalas magbigay, magsabi, at gumawa ng ganyan? Ikaw ang laging naiiwan ng tapat para sa kanila. Meron na bang piniling maiwan para sa'yo? Dahil sa'yo. Alam niyo, ganun ang Diyos magmahal. Siguro, kahit merong mas madaling sabihan, kahit merong mas ibang madaling sumunod, ikaw na matigas ang ulo, ikaw na mahirap pa ring sumunod, ikaw na hindi tumitigil sa mga kalokohan mo, ikaw na matigas pa rin ang pusong magpatawad, ikaw ang piniling samahan ng Diyos. At hinding-hindi kanya iiwan, mananatili ang Diyos hanggang matuto kang magbago. Tandaan mo yan. Hinding-hindi ka susukuan ng pagmamahal ng Diyos. Kagaya ng ginawa ni Ruth kay Noemi. Pero sa totoong buhay ngayon, hindi lahat ng kwento na magbiyanan ganyan. Pero wag nating kalimutan ang pagmamahal ni Noemi kay Ruth. Ano ang sabi niya? Sige na, umalis ka na. Siguro sabi niya, bata ka pa. Pwede ka pang makapag-asawa. You deserve to become happy. I am setting you free. Di ba mga magulang? Ganyan kayo kuminsan. Sige na anak, kaya ko to. Umalis ka na. Huwag niyo akong isipin. Kung alam mo lang ano, pagtalikod mo, parang ulan ang iyak ng nanay mo, ng tatay mo. May isang kasabihan po tayong amor con amor se paga. Love begets love. Pag-ibig ang kapalit ng pag-ibig. Kaya siguro ganun na lang ang sakripisyong pinili ni Ruth
Kahit pwede siyang mag-asawa ulit, kahit pwede siyang mabuhay ng mas malaya at mas maginhawa, pinili niya ang kanyang biyanan. Bakit? Marahil, tapat ang pag-ibig ni Naomi kay Ruth. At yun ang kapalit ng kanyang pag-ibig. Mga kapatid, totoo naman, kahit may mga kwento ng mga taong nasasaktan, nahihirapan, sa kabila ng ginagawa nilang maganda at mabuti sa iba, meron at meron pa rin magpapatunay na may mas maganda at mabuting balik ang langit sa mga taong marunong, tumulong at magmahal. Totoo naman eh. May mga taong pwede mong sabihin, wala kang utang na loob. May mga taong pwedeng makalimot sa mga ginawa mong mabuti, sa ginawa mong pagmamahal sa kanila. Pero ganun pa man, huwag mong babaliwalain. Meron at meron pa ring magpapatunay na may dakilang balik ang langit sa mga taong nagmamahal. Katulad ng naranasan ng ating Panginoong Hesukristo, kahit naging gaano kasama at kadilim ang ginawa sa Kanya ng mga taong minsan niyang tinulungan at tinuruan, mas dakila pa rin ang naging bunga ng inalay niyang sakripisyo at pagmamahal. At alam yan, alam yan ng isang magulang na nagpapaaral, bumubuhay ng mga anak kahit mag-isa siya. Alam yan ng bawat anak, ng bawat kapatid na nagpaparaya at minsan laging taya sa pamilya. Alam na alam yan ng bawat taong nagtitiis hindi lang sa hirap ng trabaho, kundi sa lupit ng mga katrabaho. Lahat ng pagod, lungkot, hirap ay nababaliwala alang-alang sa mga tao mong nabubuhay, natutulungan, napapaligaya. Kaya alam niyo po, yung ating ebanghelyo ngayon, mula sa daan-daangan, mula sa 10 utos na binigay ng Diyos kay Moises, na napakahalaga para sa mga Hudyo, para sundin nila, nagbigay si Jesus ng isang bagong sagot sa tanong ng mga Saduceo, ano ang pinakamahalagang utos? Siguro ang akala nila, ang isasagot ni Kristo ay tungkol sa batas ng pag-aayuno, ng pagsisimba, ng pagkain. Pero ano ang binigay ni Kristo? Dalawang dakilang utos na hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Pagmamahal sa Diyos ng buong buo at pagmamahal sa kapwa ng totoong totoo. Sabi nga ng pamagat ng isang awitin, love is the answer. Sa dinami-dami ng matututunan at makakabisado mong batas sa lupang ito, sa huli, pag natapos pare-pareho ang buhay natin, sa isang batas lamang tayo susukatin at hahatulan ng Diyos, sa batas ng pag-ibig. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, muli nating buksan ang sarili natin sa nag-iisang sagot sa maraming tanong sa buhay natin. Nagmamahal ka, kaya nararanasan mong masaktan, nararanasan mong mahirapan. Nagmamahal ka. At minamahal ka, kaya kaya mo pa rin lumigaya at magtiwala. Minamahal ka. Sa kabila ng maraming hindi pagkakasunduan, sa kabila ng maraming away at tinitiis natin,
nagagawa pa rin nating mabuhay, hindi para bigyan ng pagkakataon ang galit at paghihiganti, kundi para paghariin pa rin ang pagsunod sa batas ng pag-ibig. Matatapos ang lahat ng bagay, ang lahat ng tao sa mundo, pero ito ang tandaan mo, ang pag-ibig ng Diyos hinding-hindi matatapos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating pong itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal din natin. Patuloy nating ipagdasal ang mga kababayan nating nawalan ng tirahan at hanap buhay dahil sa mga kalamidad, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga taong nakagawa sa atin ng mali, ng masama, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahiningan, bigyan mo po kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at buti ng trigo upa.
dugo at katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay.
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, ngalan mo mapasa amin, ang kaharian mo sundin, ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot
Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na magmahal muli at mahalin muli. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Mga kasalanan ko, ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap sa ikay kasama ko, ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo,
nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, talugtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building, sa ibang Hilista Street po ang pasukan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan ng Quiapo ay hinding-hindi matatapos sa pagpapasalamat po namin sa inyo. Hindi lang sa pagsisimba ninyo dito, kundi sa patuloy ninyong pagbibigay ng tulong donasyon, pinansyal o material para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Alam po namin na kayo rin may mga kanya-kanyang pangangailangan at kakulangan sa buhay. Kaya labis-labis ang pasasalamat po namin na nakukuha nyo pa rin magbigay mula sa inyong kabutihan. Yung pinansyal pong tulong doon lamang sa ating parish finance office. Yan po ang ginagamit din natin hindi lang dito sa simbahan, kundi sa mga kapatid nating humihingi ng pambili ng gamot, sa mga estudyante nasa ospital, at iba pang tawag ng pangangailangang pinansyal. Yung pong mga bigas, dilata, noodles, kape, sabon, malinis na tubig, doon po sa ating Benedict Building. Nandun po ang ating social service at ang ating pong relief offices. Kahit wala pong bagyo, tinatawag ang pangangailangan ang kabutihan natin. Salamat, kahit hindi namin kayo nakakasama sa pagdadala, bahagi kayo ng kabutihang iyan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Hesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.